Nasubukan niyo na ba yung ganitong klaseng luto ng patatas gamit ang cornstarch? Kaya naman, tara, wala na pa tumpik-tumpik pa. Dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng cheesy merienda, budget-friendly, masustansya, na gawa sa patatas. Tara, simulan na natin. Meron lang tayo dito ng tatlong medium size sa patatas. At balatan lang muna natin ito. Next ay papalambutin natin yung ating patatas. So this time, ay isteam ko yung ating patatas pero kailangan ay hiwain natin na maliliit yung ating patatas para madali itong maluto. After 30 minutes, sige natin kung malambot na. Ayan. Okay na to. So, ito ay napalamig na natin ng konti. Gamit ay potato masher o kahit tinador, ay imash lang natin ito ng pinong-pino. Dito na tayo maglalagay ng ating pampalasa, paminta, onion garlic powder, beef powder, at konting asin. So dito syempre gagamit tayo ng malinis na kamay para paghaluin natin yung ating mga patatas at pampalasa na nalagay natin dito. At syempre para maging mas cheesy pa yung ating patatas ay maglalagay ako ng isang slice cheese or yung burger na cheese na nilalagay natin. Maglalagay muna ako dito ng 1 tablespoon of cornstarch. Again, haluin natin. At kapag na-feel nyo na medyo masama-masa pa yung ating mixture, ay magdadagdag pa tayo dito ng cornstarch. Again, paunti-unti lang. Ayan o, medyo masama-masa pa talaga. Ayan, at medyo okay-okay na yung ating dough at hindi na siya masyadong malagkit at hindi naman talaga siya masyadong dry. So, okay na to. Next ang ating gagawin, meron ako ditong ziplock na may sukat na 6.5 by 6.5 inches square. At kung wala kayo tagpabalik ay gumamit ng plastic labo. At bubutasan ko lang ito ng stick or toothpick sa magkabilang dulo. I-flat. Kung wala kayong roller pin, pwede naman kayo gumamit ng baso. Ayan, para mag-exit yung pinaka-air sa ating ziplock. Lalako na to. Total, meron naman itong butas. Next na ating gagawin ay kailangan natin ito patagasin or ilagay natin ito sa freezer hanggang sa mag-frozen na talaga to. After 1 hour, medyo matigas-tigas na yung ating potato mixture. At ikat lang ito na mga less than 0.5 centimeter ang kapal. So, over medium heat, kailangan natin painitin mo muna yung ating mantika. So, hayaan lang ito maluto ng mga ilang minuto at huwag nyo munang hahaluin. Para sa ating sansawan, mayonnaise, ketchup, nandarin ako dito ang barbecue powder. Yan, grabe. And now is done, our cheesy potato stick. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ano yung ating dalawang main ingredient dito sa paggawa ng ating napakasarap, budget-friendly, masasasya na merienda? Siyempre, ang inyong sagot sa comment box section. Tara na guys, wala na pa tumpik-tumpik pa. Kain po tayo. Naku. French fries. French fries na French fries talaga, cheesy. At feeling ko kapag gumagawa tayo ng ganito sa bahay, talaga namang masisiguro natin na mas tipid
at mas masustansya ito. Sarap. Solve ang mga chikating pag ito yung kinain. So, ayun po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!